Narito na ang PTV Balita ngayon. Lubog pa rin sa baha ang bayan ng Abulog sa Cagayan, bunsod ng nagdaang bagyong Egay. Sa pag-iikot ng Cagayan Provincial Government at iba't ibang ahensya, apektado pa rin na matinding baha ang mga bahay sa Barangay Santa Rosa at San Agustina. Ang ilang residente tumanggi na muna na magpahatid sa evacuation center dahil sa mga may iwan nilang gamit. Nagsisimula na rin maglinis ang ilang residente sa lugar. Patuloy naman ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga apektadong lugar. Sa ating weather update, patuloy na binabantayan ngayon na pag-asa ang isa pang sama ng panahon na inaasahang papasok sa bansa sa mga susunod na araw. Huli itong namataan sa layong 1,300 kilometers silangan ng Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na abot sa 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos ng Pakanluran, Timog Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Northern Palawan, kasama na ang Kalamian at Cuyo Islands ay magiging maulan dahil sa habagat. Ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Central Luzon at Mimaropa ay makararanas din ng pag-ulan dahil sa habagat. Ang Cagayan Valley at Western Visayas ay magiging maulap na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay may parteng maulap hanggang sa maulap na papawilin na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa habagat at local thunderstorm. Samantala, alamin naman natin ang balita kay Ala Sunduan ng PTV Cordillera. Naimbang alog ka rin, dumanan na niti agarup sa ngagasot siyam apulo aribo nga umili iti Cordillera, ti apektado iti panagdalapos ti bagyo nga Egay. Iti kao dyan adatos ti Department of Social Welfare and Development, nasarup upat apulo kat siyam aribo a pamilya, ti apektado iti agarup upat agasot a barangay, iti limapulo kat upat nga ili iti riyon. Kangro na ang apektado ti probinsya ti Abrang nga daan iti nasarup sa ngagasot 80,000 a residente. Nilistamot ti nasurok sa nga ribo upat agasot a partially damaged houses kan inom apulukot upat a totally damaged houses. Kaduan mo't lang ijay abra ang nasurok sa nga ribo. Agtultulilat na ti panangidanon kan panangimaras iti relief goods kan dadumampay at tulong ti DSWD karag iti apektado a pamilya iti riyon. Iti sabali pa yadamag imbilin ni Governor Elias Bullitt Jr. Ti panipatumpan lagi ti otoridad iti search and rescue operation. Iti inem nga individual an i-report a mapupukaw ijay lubong butaw kalanasan apayaw. Narga ay tidaklapas iti bantay anang gabor iti babalay dagiti mapupukaw. Amamuan pailan dagiti barangay officials ti pakabigbigan dagiti nagaburan. Marigata dagiti otoridad nga responde agturong iti lugar gapu kadagiti insidente met lang ti panagregaay. Kapiyata na Jay met abra tallo ti kumpirmado a pimusay ken maysa ti mapukpukaw kalpasan analmasda iti karayan. Ijay kibungan Benguet may patpatumpal ti retrieval operation iti mapukpukaw a babae a nagaburan iti landslide bait nga agdaldalapos iti wenno agdaldalos iti pigpen. Kinumpirmar ni Mayor Cesar Molitas nga imunan ang nasarakan ti ulo ti biktima as si Doug iti landslide area. Dagita dagiti damdamag manipo dito'y PTV Cordillera, siyak ni Ala Sunduan. Balik sa'yo, Karen. Maraming salamat, Ala Sunduan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa Facebook at Twitter sa PTVPH. Ako si Karen Villanda. Magandang umaga.